Welcome back sa Buhok Gaming! Guys, for this episode, magkakaroon tayo ng update para sa Atlantis Universe. So, latest play to earn to guys, under Binance Smart Chain, magiging playable gamit ang inyong PC as well as mobile device. Guys, for the mobile device, kung gusto nyo itong laruin, coming soon pa lang siya sa Google Play or even App Store. Pero pwede nyo naman laruin gamit ang Web3 browser. Okay? So guys, siguro kung new viewers pa lang kita at hindi ka pa nakasubscribe, pahit na lang muna ng subscribe button pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest videos ko. At the same time, ito nga palang Buhok Gaming Channel is nag-upload ng mga bagong play to earn o yung tinatawag natin na budget meal. So guys, speaking of budget meal, speaking of bagong play to earn, ang update natin kay Atlantis Universe right now, playable na siya, pwede na nating laruin. At the same time, yung token niya, at this very moment, hindi pa ganun kamahal. Okay, siguro yun yung importante sa mga budget meal na player natin dyan. Anyway, ina-navigate natin tong website ni Atlantis. At the same time, pakita ko sa inyo yung mga update. Pero bago yan, kung bagong viewer ka pa lang at hindi ka pa aware kay Atlantis, meron tayong quick trailer. Papakita ko muna sa inyo para magkaroon kayo ng idea kung ano ba tong play to earn na to. Let's watch the trailer. Ayan, nakita nyo naman guys no, yung sample trailer niya. Anyway, nabigit natin saglit itong mismong website niya. So meron silang introduction dito. So nabasa naman natin before yan. Pero to give you a heads up na lang, okay, if you want to play this game, kailangan mo ng at least isang NFT. Kailangan mo ng at least isang character to play this game. Okay, siguro para sa akin, advantage na rin yon. Kasi nga sa ibang play to earn, no, kung maaalala nyo, kailangan mo ng isang team. Okay, and then sometimes yung team na yan, that's consists of 5, 3, 6 NFT characters, no? So medyo mapapataas yung pagbili mo, no? So depende pa rin sa game na lalaroin mo. Pero kay Atlantis Universe, guys, kay Atlantis, 1 NFT, 1 character, you're all good to go. Pwede mo nang laruin yung mismong game na to. Anyway, guys, mamaya papakita ko yung sample game for this play to earn. Business vision, guys, technically, sa dev team site to. Okay, ito yung vision nila. So, ano yung nilalagay nila dito? Continual updates, adds exploitation, okay, valuable partnership, optimal anti-inflation mechanism. Hopefully, no, itong inflation na to is magawa talaga nila. Para sa akin, magiging advantage talaga kasi yan sa mga play to earn. And especially, no, we're talking about money ring kasi dito. Alright? Brand development, tournament, and events. Okay, pero dito sa mga vision nila, dito ako nagpo-focus. And syempre, brand development na rin. Okay, once na okay sa kanila to, nagawa nila ng mas okay to, para sa mga users, investors, mas magiging patok itong Atlantis Universe. Alright? Yung mga characters nga pala guys, nung game nito, sila mismo yung nag-design. So, basically, lahat yan is mga laman dagat. Okay? Sila, para sila Aquaman, something like that. Pero syempre nga, this game, no, yung universe niya, syempre nasa ilalim sila ng dagat. Somewhere, mythical creatures, somewhere like that along the line. Alright? And then, right now, no, gusto ko rin confirm kung anong game engine yung ginamit nila. Nakalimutan ko kasing tanong kung Unreal ba or Unity Engine yung ginamit nila sa game na to. So hopefully guys, Unity Engine para mas less yung lag and bug sa game na to. Okay? Yan. And then sa environment nila, sariling design din nila. And then meron din silang mga armor set.
Okay, na may mga kanya-kanyang rarity din. Okay, so itong game design nila, yung game environments nila guys, own design nila, sila mismo yung gumawa nito. So hindi lang to nabili sa mga asset store. Okay? Itong trailer, hindi na natin papakita ito. No? Check nyo na lang to guys. Actually, mahaba ito eh. Yan, and then ano ba? Yung main features ni Atlantis. Okay, so nakalagay dito guys, connection between digital asset and physical assets. That's the NFT and that's the multiverse na rin. Personalization and user experience. Right now guys, okay, nung tinanong natin sa dev team, nagkaroon kami ng meeting. Itong Atlantis Universe guys, they are focusing talaga sa player na mag-enjoy sa game. Okay, na mag-enjoy tayo sa laro. Okay, na ma-feel talaga natin na nilalaro natin yung play to earn na to. Okay, may mga play to earn kasi guys, no, na alam naman natin na napakaless nung interaction, hindi masyadong mag-graphics, okay, something like that. Pero sa Atlantis kasi guys, top RPG some kind of game yung inaasahan natin. Okay, and then not to mention na play to earn yan, kikita ka talaga habang naglalaro ka. So, kasi minsan nawawala yung essence ng play to earn eh. More or less, earn na lang talaga. No? Nadi-disregard na yung graphics, nadi-disregard na yung gameplay right now kay Atlantis. Gusto niya mabalik talaga yung feel, yung vibes ng playing. Okay? And then for the tokenomics, by the way guys, no, dalawa kasi yung gagamitin na token dito sa Atlantis Universe. Pero magpo-focus muna tayo sa TAU token, which is the governance token naman. Kung check natin yung TAU token guys, for the dev team, 15% yung mapupunta. And then yung marketing and ecosystem, that's around 15% din. Pero yung naka-reserve naman is 34.3%. Okay, siguro dyan na lang tayo mag focus for the meantime. Pero kung sasama mo yung advisor and dev team, nasa 20% sila. Okay, pero ngayon ang minimension ko nga lagi guys, no, pagdating sa tokenomics, yung bare minimum natin sa core team is around 15%. So, I can say na medyo mataas yung sa team nila. Okay, anyway, this is a big project. This is what some big project expected to be naman. Okay, ito yung contract address nila. Dinouble check naman natin yan. Iyan ha. So, chinek ko yung contract nila guys. Right now, no, nung tinitignan ko yung contract dito sa BSC scan, good thing naman yung mga numbers na nandito dito. Okay, nakita ka rin natin yung mga numbers is tugma naman kung ano yung nakalagay sa white paper nila and kung ano yung nakalagay mismo sa website nila. Okay, so kung ano yung sinabi nila sa website nila guys, ito rin naman yung nakalagay dito sa address nila or sa contract nila. Okay, so hindi ko na to i-explain masyado guys, pero right now, for me, okay, yung contract is good naman. Wala naman tayong nakikitang species, okay? Wala naman ako nakikitang red flag in terms of token contract. Anyway, yung contract nila guys, yung token nila already ongoing naman. Nagbebenta naman siya, okay? Nag-e-exist na rin siya, no? So right now, okay, pag chinek natin yung TAU token, magkano ba yan? Guys, 150 lang to. Okay, 150. Hindi pa ganong kataas, hindi pa ganong kamahal yung presyo ng TAU token. Pero anyway, no guys, so at this very moment to, nung nire-review natin, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba. Okay, so right now, no, sabihin na lang natin na 150 piso 50 centavo. Okay? So balik tayo dito. Again guys, no, dalawang token. Una yung TAU, and then syempre saan ba gagamitin? Oop, lumagpas tayo. Una, saan ba syempre gagamitin yung TAU token or yung TAU coin? Guys, makukuha mo yan by doing play to earn. By selling market, mga NFT mo, makukuha mo yung TAU. So, ano yung pwede mong gawin sa TAU token? Una, pwede ka ulit bumili ng NFT if you want. Okay, buy real estate, yung mga land asset natin. Or pwede mo na siyang i-trade and pwede mo rin i-exchange. So, pag i-exchange mo yan, for example, TAU token to USDT. Okay, TAU token to BUSD. That's the time na kung gusto mo nang i-exit yung TAU token mo. Kung gusto mo nang magkaroon ng earning dito sa Atlantis Universe. Alright? Ito naman yung pangalawang token niya, yung AUM or yung AUM token. Okay, makukuha mo rin yan sa Play to Earn. Basically, sa PBE. Okay, makukuha mo yan sa NFT Item Commerce and then pwede mo rin siyang stake. Similar thing, pwede ka rin bumili ng NFT. Pwede mo rin siyang bumili ng mga resources in-game, yung mga kailangan nating item. Sa kasi ito yung magiging ano natin, in-game currency. Okay? Pwede mo siyang i-exchange, pero ang alam ko, from AUM, kailangan mo muna siyang gawin na TAU token. And then yung TAU token, syempre, ayun na yung i-exit mo palabas ng Atlantis Universe. Alright? For the roadmap itself,
Okay ang kagandahan, guys. Actually, Q4 2021, nung huli kong na-check itong Atlantis. Pero nung tinitignan naman natin, guys, no, good thing, wala namang naging delay sa project na to. Okay? Even nung Q1 2022, okay, on schedule din sila. Hopefully, this Q2 2022, okay, nadyadyan na yung launch dungeon, second PBE system, spring event, e-sport tournament, open land system. Hopefully, guys, no, hopefully, matapos nila itong roadmap nila na walang delay. Para sa akin, that will be a big advantage, especially sa gustong maglaro ng Atlantis Universe. Especially sa mga tumalpak na before dito sa Atlantis Universe, katulad ko. Guys, kasi ako mismo, guys, no. To be honest, I'm playing Atlantis Universe. Yung isa kong account, no, nilalaro ko tong Atlantis Universe. Okay, kasi nung nakita ko magandang graphics and then big project din, maganda din yung tokenomics, nakalock din naman yung contract address nila, okay? And one thing, speaking of maganda, fully docs pa yung team ni Atlantis Universe, which is para sa akin, no, advantage din, especially sa mga new players, beginners pa lang sa mga play to earn. Okay, ito yung magaganda para sa inyo, yung mga fully docs team, mga may mga magagandang partnership. So, fully docs ba talaga to? Check natin. So, click lang natin yan. Yan. So, makikita natin yung CEO nila, si Pong Dong. Okay, talagang siya yung mismong nadidito sa mismong IN, alright? Nasa isip ko, FB yung sasabihin ko. So, anyway, goods naman siya, alright? So, yan lang. So, anyway, no, lahat yan pwede mong click. Okay, pero sa akin, CEO, that will be good. CPO, check din natin. Oh, sila talaga yan, guys. Okay? Yan. So, that's the team. And then, there are fully docs. And for the partners naman, guys, look at these partners. Okay? Secured by solid proof. Nandito na rin yung partners nila na yan. Andami, guys. BSC pad, nandiyan din. 1bit, nandito rin, guys, no? So, yung mga familiar, no, na mga partners, yung malalaking company, yung malalak about cryptocurrency, ka-partners naman din ni Atlantis. So anyway, guys, itong mga numbers na to, itong mga data na to, nasa website din naman nila. Clickable yan, guys. Hindi ko na kiklik for this video, okay? Yan, madami na yan. And then for contact, gusto nyo silang makontakt, simply put your credential here. Pero ganito lang, guys, no? Lagi ko naman sinasabi, balik lang tayo sa top. Yan. Ang lagi ko sinasabi, guys, sa mga users, okay, bagong player, bago kayo mag-invest, guys, please double check nyo muna yung mga social media page nila. For example, ako, guys, no, gusto kong maglaro ng Atlantis, ipa-follow ko muna yung Twitter page nila. Okay, kasi pag chinek natin ang Twitter page ng mga play-to-earn na yan, updated yan. Okay, meron silang mga pinipin na post dyan, meron silang mga announcement dyan, meron silang mga giveaways dyan. Okay, meron silang referral advantage, guys, dito sa Atlantis. Check nyo dito. Okay, may referral program sila dyan. Okay, ito yung mga isa siguro sa mga, for example, no, kayo mga player, users, wala pa naman kayo masyadong ginagawa. Baka meron kayong free time. Okay, mag-refer-refer kayo, guys. I-try nyo mag-refer-refer kasi earnings pa din yan. Okay, sipag-sipagan nyo lang. Lalo na siguro yung mga player natin na naghahanap pa ng manager dyan. Wala pa kayong manager. Try nyo lang din mag-refer-refer. Okay, use your internet, use your social media to refer someone. Okay, baka mas kumita kayo dun. Baka mamaya yun yung pala yung mas porte nyo. Okay, no one knows until you try it kasi. Okay, something like that, guys. No, believe me, no, hindi, walang mangyayari hanggat hindi nyo tinatry yung mga bagay-bagay. Okay, something like that. So anyway, mag-secret technique muna tayo. For display episode, maglagay lang kayo dyan, hashtag Atlantis or hashtag Atlantis Universe. Mamimili ako ng dalawang winner sa comment section na mananalo ng GCash worth 100 pesos na i-announce naman natin sa Facebook page natin. Okay, so ayan yung mga siguro isa sa dapat yung abangan din. Anyway, guys, no, as mentioned, follow muna kayo sa Twitter page nila. Okay, and then mag-follow din kayo sa mga Telegram or even Discord page nila. Especially, yung mga gustong maglaro talaga, yung mga gustong tumalpak dito sa Atlantis. So anyway, kung gusto mong laruin yung game na to, click mo tong play game. Mapupunta ka dito, ito sa under sa play game na to. I'm using my testnet account din for this one. And then mag-registered kayo, guys, no? Gamit yung account name nyo, valid email address yung gagamitin nyo. Okay, gagamitin nyo, guys, valid email address. Once na may account na kayo,
Once na nakakreate na kayo ng account, okay, ang gagawin nyo naman dyan, napakita ko na sa inyo guys. No? Ito. Yan, mapupunta kayo dito sa tab na to. Sa inventory kayo mag-check. Assuming guys no, na nakalagin na kayo. Ha? Pakita ko lang saglit. Nasaan na ba yan? Yan. So assuming guys na nakalagin na kayo, punta kayo ng inventory. Check nyo kung may NFT na rin kayo guys. Okay, ito yung mga sample NFT. Double check nyo lang. Ito mga level 4. So ito yung galing sa website nila. Papakita ko lang sa inyo. Kinlik ko lang yung play game dyan. Pipili kayo. Okay, kung saan area kayo pupunta. Pero right now guys, ang pipiliin lang natin dito is yung campaign. Ayan o, nasa lower right. Okay, kiklik natin yung campaign for the PBE. So ito yung PBE version niya. Okay, once na naklik mo na yung campaign, okay, pupunta ka sa map. So depende, pili ka ng stage. Siyempre, pagbago ka pa lang, stage 1 ka muna. Okay, ito yung enemy team, makikita mo naman, mananavigate mo naman siya. Okay, para may at least may idea ka kung sino yung mga kalaban mo, no? Yan, yung mga earth element, yan, makikita natin yung mga elements natin sa taas and then yung ranking din nung kalaban natin, okay? Magse-setup tayo ng team, click mo lang yung setup team. Okay, dapat guys, no, pag pumili kayo ng enemy, okay, piliin nyo yung kontrapelo dun sa mismong element nyo para at least ma-maximize nyo, alright? Ayan, no, hero's element can decide the game result easier. So, kasi importante talaga yan. Okay, and then start, kailangan mag... Pag nag-start ka guys, no, may energy siya. Ayan, no, that's 50 energy yung kailangan mo. So, ito yung mismong gameplay niya. Nakita niyo yung graphics, 3D, pero naka-top view siya. Okay, pwede mong skip to guys, no, kung gusto niyo na kagad matapos yung laban. And then, pwede nyo rin siyang i-fast forward. Alam ko, times 1, times 2, times 3, yung pwede nating speed na asahan, no. So, this time, lalaban na natin ng kontrapelo sa element. Okay, para at least mas advantage tayo. Yan. So nakita nyo guys, no, pag yung element natin is mas malakas sa element niya or kontrapelo sa element niya, there's a big chance na manalo tayo. Okay? So ayun yung magiging factors talaga dyan. Mas maganda guys, na ako ha, for me ha, personally, mas maganda if kumpletuhin nyo yung mga element. Okay, kumpletuhin nyo yung element. No? Alam ko 5 elements yung nandito, no. Kahit tagi-isang NFT lang, okay, kompleto element ka para at least no, pag nilalaro mo yung game, okay, meron kang control dun sa mga kalaban mo. Okay, mahirap kasi guys no, pag nilaro mo to and then hindi mo alam yung mga elements mo or malalak ka lang sa isang elements, medyo mahihirapan ka nga. Mahirapan ka talaga. Anyway, yung YouTube nila guys, nandito rin. May sarili silang YouTube, may mga videos din sila. Actually, ito yung pinlay natin kanina. Okay, may mga instruction din dito. Subscribe kayo dito sa YouTube page nila. Okay, nag-subscribe na rin ako para at least no, meron kayong mga info. Anyway guys no, yung mga personal thoughts ko naman dito sa YouTube sa game na to, ilalabas ko rin dito sa YouTube natin sa Book Gaming Channel. Okay, baka kasi yung sa YouTube nila more or less mga instruction lang din. Okay? So yan lang naman. So again guys no, Atlantis Universe, please double, triple check. Okay, magkakaroon pa ako ng update for this game, siguro gawin natin na 4-part series itong review natin for the Atlantis Universe. Okay? And anyway guys, always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!